Station! Lagot ka! Flower Vase Teacher yan! Ano na, Nobita? Anong gagawin mo? Pwede hingi ng sorry. Siguradong pagagalitan ka! Papatayuin ka niya hanggang gabi! Hanggang sa makalimutan na niya ang tungkol sa'yo! Ikaw nakatayo ka pala nabang si teacher na kauwi na! Suneo, sabihin mo anong gagawin ko! Ano nga ba? Gusto mo ba hindi na ako magsumbong? O sige, sa isang kondisyon, ganito gagawin natin, ha? Oy, Suneo, tumulong ka naman sa amin! Oo nga, hindi yung kami ang pinaglilinis mo dito. Sige na, umuwi na kayo! Ako na lang tatapos ng paglilinis dyan! Hindi ba nakakatamad maglinis? Pero huwag kayong magkalala. Ako nang bahalang tumapos sa mga ayaw niyong gawin. Ang bait naman ni si Leo. Para siyang bayani, niligtas niya tayo. Tama ka. Bye, Nobita. Ikaw na ang bahala. Bilisin mong mabuti. Kainis, ang malas ko. Uy, Nobita! Late ka nang umuwi, ah. Sino bang may kasalanan? Hinihintay nga pala kita. Magbe-baseball kami ngayon, eh. Ganun ba? Eh di good luck na lang. Kaya lang may inuutos sa akin si mama na kailangan kong gawin ngayon na. Ako, ano namang gagawin mo? Heto, 500 grams na baboy at 3 pirasong sibuyas. Bilisan mo, ha? Bakit hindi ko ang bumili? Bakit ba akong inuutusan mo? Yung flower mo? Vase! grams nga po dito. Talaga naman, bakit kailangan kong mamili para sa Suneo na yun? Nobita! Hoy! Halika dito! Baseball? Sige, sali ako! Ano ka? Nawala lang kasi yung bola namin! Hanapin mo naman, oh! Ano? Sige na, bilisan mo na! Hanggang kailan ba mangyayari sa akin to? Flower Vase! Anong meron sa Flower Vase? Ayun ba? Magic word sa mga salita ngayon, parang spell na makapangyarihan. Kahit anong iutos mo kay Nobita, gagawin niya. Basta sabihin mo lang ang flower vase. Talaga? Totoo yan? Nobita! Akin yung baon mo! Bigay rin ako! Ano? Bakit niyo ako hinihingan ng pera? Flower vase! Hoy! Iniwan mong pinamili mo dito! Flower vase! Dali mo na rin sa bahay namin, ha? Sinabi mo! Anong kalokohan ang ginawa nila sa'yo? Ano nang gagawin ko, Doraemon? Akong bahala sa'yo! Tingnan mo lang kung makapika pa nila! Pakiusap naman, Doraemon! Ikaw lang talaga ang maaasahan ko! Walang bagay ang hindi ko kayang gawin! Ako pa! Pumunta tayo sa school! Nasaan yung nabasag mong flower vase? Subasurahan! Ang restoring light! Ayan, Nobita, wala na silang panakot sa'yo ngayon. Sa wakas, saan? nakaraos din. Nanatag na ako ngayon. At makakapagpahinga na rin. Nobita, may gagawin ka ba? Diba, huwag ka munang humiga. Oo nga pala. Lilinisin ko pa nga pala ang gardener na Suneo. Lagot! Ang bait mo naman. Matapos ng ginawa niya sa'yo, hindi ka pa rin galit. Dahil dyan sa sinabi mo... Ito na, nagsisimula na ako mainis! Parusahan natin siya! Teka, paano naman? Ang spy set! Malalaman natin ang kahinaan ni Suneo sa pamamagitan ng spy dolls na to! Hanapin niyo si Suneo! Makikita natin sa monitor na to ang nakikita ng mga spy doll. Makakapagmasid sila ng hindi malalaman. Yan! Kumanan kayo sa kanto! Paano na? Hindi ba sila kinain ng aso? Ikaw talaga? Basta mo nalang sinusubo mga nakikita mo. Thank you.
Ayan, bumalik na uli sila. Ano kaya yun? Pulutin natin! Hindi pwede! Hindi ito ang oras para mamulit ang pariyak! Oo nga pala. No? Si Suneo. Sundan niyo! Nandito na ako! Gawin ng classmates ko. Talaga? Ang galing-galing talaga ng Suneo ko. Sinungaling siya. Ilabas natin ang katotohanan. La 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 la. Na siyang nakatitig lang sa salamin. Ano bang nasa isip niya ngayon? Hi! Kahit kailan talaga? Kahit kailan, hindi talaga nakakasawang titigan ang mukha ko. Ang salitang kagapuan ay sadyang ginawa para lang sa akin. Pero bakit parang wala nakakapansin sa mga tao? Papansin nyo rin, gwapo ako. Huwag mong sabihin nag-aaral talaga siya ngayon. Ay naman, nakakatamad gumawa ng assignment. Sabi na nga ba eh. Ah, tama! Ipapagawa ko na lang kay Nobita. Grabe, sumusobra na siya. Ngayon, makikita niya. Huh? Ay, nakatulog na siya. Kung i-record natin yung video at gawin panakot sa kanya, sigurado mababaliw siya. Hindi pa oras, hindi pa sapat to. Dapat makakuha tayo na mas matinding kahinaan na panakot sa kanya. Sabi ko na tuwing magbabanyo ka, iwasan mo pumasok ng hubot-hubad. Alisin mo nga yung ganyang ugali. Pero, may dumi na sa pantalon ko eh. Malinding kahinaan ni Suneo. Pag nalaman na lahat to, siguradong hindi na siya makakalabas ng bahay sa sobrang kahihiyan. Ay, nakakainis talaga. Papuntahin ko na nga lang dito si Nobita. Nobita, punta ka dito sa bahay. Ano yun, Suneo? Joke ba yan, ha? Sabihin mo ni kay Suneo, pumunta dito. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ipapakita ko kay teacher ang nabasag niyang flower vase. Ano? Anong kalokohan to? Ano? Ang salitang kagwapuhan ay talagang ginawa para sa akin, hindi ba? Isara mo nga pala ang pinto kapag magbabanyo ka, ha? At saka alisin mo na yung ugali mo na hubot-hubad sa loob ng banyo, okay?
sabi sa iba yan. Kung ganun, gawin mo ang homework ko. Teka lang, bakit ako? Flower vase. Sige, gagawin ko na. Hindi nga, totoo ba yan? Oo, totoo. Sabihin mo lang ang flower vase at susundin ka ni Nobina. Bakit hindi muna natin subukan? Hoy, Nobita! Mag-handstand ka ng nakaubad habang tumatahol na parang aso! At bakit ko naman gagawin yan, Giant? Hmm? Yung flower vase? Flower vase! Magpapakain ng malamig na melon. Uy, buti ka pa, Suneo. Talaga? Sino nagpapakain sa'yo? Tignan mo na lang kung paano ko ginagawa. Ano ka mo? Nakakita ka na naman ng UFO? Halika, ipanood mo sa akin na mabuti habang kumakain ka ng melon. Sige, kumain ka na. Kumain ka na marami, ha? Sige lang. Nakakatakam naman yun. Mama, 8:30 po siguro yun ang gabi. Ah, 8:30 ng gabi. Sigurado kong gabi yun, ano? Opo, tatlong liwanag na kulay orange. Yung lugar, saang lugar mo ito nakita? Sa may pagliko sa kanto na tindahan ng sigarilyo. Ah, mula northwest papuntang southeast. Gaano ito kalaki? Gaano kataas at gaano rin kabilis? Ay nako, sayang naman! Hindi mo nakuna ng picture! Kailangan palagi kang magdadala ng camera. Sige po! Sa susunod, sigurado may picture na! Pag nakapagdala ka ng magandang picture, bibigyan kita ng alawas. Sige po! Mahilig sa UFO ang taong yun. Bilib ako sa'yo, Suneo. Hindi na, nakakita ka talaga ng alien. Ano ka ba, Nobita? Gawa-gawa ko lang mga sinabi ko, no? Oh? Magkwento ko lang ng UFO at mauumalik siya. Papakainin ka pa niya sa sobrang saya niya. Ganun pala yun. Pag napasaya ko siya, siguradong papakainin niya ako. Hindi magandang ginagawa ni Suneo, Doraemon. Tama ka, talagang hindi maganda. Totoo, tingin mo rin, Doraemon. Bakit hindi niya agad tayo sinabihan? May libre palang melon. Huh? Dali, magpicture na tayo. Kuya, ano ka ba? Kukuha ka talaga ng mga peking pictures? Ano sinasabi mong peking pictures? Totoong UFO ang kukunan ko, no? Talaga may kilala kang alien, Doraemon? Saan manggagaling ang UFO na yon, ha? Saan nga ba? Saan bang mas malapit? Kung sa Mars kaya? Merong UFO sa Mars, Doraemon? Hindi, wala. Gagawa pa lang sana tayo. Ano ba yan? Sabi na nga ba, peke yan eh. Anong peke? Ipapagawa natin sa Martian yung UFO, Nobita. Ano? Sa Martian? Sa tingin mo ba, Doraemon, may Martian talaga? Wala. Pero gagawa ko ngayon. Teka, hindi ba pandaraya yan? Patapusin mo muna kasi ako. Makinig ka. Kahit maliit lang ang Mars, may hangin at tubig naman dito. At saka may moss na tumutubo malapit sa polar cap. At magagamit natin ang moss na yun, Nobita. Heto! Evolution Degenerate Light Gun! Iset mo lang ang Evolution Distance Dial sa pinakamataas na level ito at matatapos ang 1 billion evolution ng 10 araw. At ang moss na yun magiging Martian. Pwede mong kontrolin ang evolution habang pinapanood sa monitor na to. Para naman makagawa na rin agad ng UFO ang Martian. Ipadala natin to sa Mars gamit ng rocket na to. Sindihan natin. Hanggang kailan ka tutunganga at nganganga dyan? Yung monitor! Kain itong lumipad, halos kasing bilis ng liwanag. Siguro paparating na yun ngayon sa Mars. Tingnan mo. Wow! Ganito na siya kalapit. Ayos, magla-landing na siya. Okay kaya mag-land dito? Retrofire! Soft landing success! Nagawa natin! Pag-intay na lang tayo ng 10 araw at magagawa na rin ng Martian ng UFO! Talaga? Handa ka na ba, Suneo? Handa na! Ano nangyayari? Gusto mong tingnan?
Parang walang nabubuhay sa lugar na yan. Tingnan mo to, may nakikita kang pulang mancha sa surface, di ba? Yan ang moss. Yan ba? Oo nga, mukhang gumagalaw. Nagsisimula na siya magkaroon ng laman na parang muscles. Kaya lang, sa ngayon, sa hangin at sikat ng araw pa lang siya nagre-react. Magandang improvement yan! Ngayon, ano nang susunod na plano? Plano ko muna kasing patuyuin ng lupa gamit ang mainit na hangin galing sa racket. Mamamatay sila! Halos, pero magsisimula silang gumalaw para maghanap ng tubig. Sigurado namang may magsusurvive na bagong species. At siya magiging ancestor ng mga Martian. Dumating na ang tamang oras para magkaroon na ng Martian. Ayun ang kanyon na binugahan na mainit na hangin. Bakit nawala silang lahat? Hindi kaya namatay silang lahat, Doraemon? Huh? Ha? Mukhang may gumagalaw sa bandaro, no? Sige, i-zoom in natin. Ayun! Tingnan mo, para siyang kabuti. Mga Martian! Nabubuhay sila sa pagkain ng lumot. Nagtitibon sila at namumuhay ng magkakasama. Yay! Ito lang simula ng Primitive Society sa Mars! Pagkatapos gagawa sa mga yun, magkakadali na sa Earth! Nagawa natin ang galing! Huh? Nagsimula na rin sila makagawa ng lugar na mukhang village? Gumagawa sila ngayon ng field para magpatubo ng lumot na pagkain nila. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, kaya alam mo ka talaga itong laruan eh. Sabi na nga ba eh. Kung ganun, sa susunod, magpicture tayo ng mas mukhang totoo. Ah! Nabubuo ng pamayan na nila. Nagsimula na rin dumami ang populasyon nila at magkaroon na naglalaki ang gusali. Sunod, UFO na. Tingnan mo sa may bintana, mukhang may mag-amang nakadungaw. Para may tinuturo siya at mukhang may sinasabi. Gusto kong marinig ko ano sinasabi niya. Dapat pala nilagyan natin ang mic doon. Nabita, gabi na. Matulog ka na. Sige po. Tama na yan. Gabi na. Sige na, matulog na kayo. Opo. Sa tingin ko po, meron talaga doon, Papa. Oo. Na ano, meron tao sa Earth? At saka pupunta sila sa Mars para salakayin tayo. Yun ang nakasulat sa libro ng Space War. Huwag ka mag-alala. Mga kwento sa libro lang yon. Ang mga tao, sa Earth lang talaga sila nakatira, anak. Balang araw, gagawa ko ng space rocket, Papa, para ma-explore ko ang planetang Earth. Oo, siguradong darating ang panahon na yon, anak. Tulog na mahimbing. Andito na ako! Anong balita? Ayun, wala pa rin lumilipad eh. Pero nakasampung araw na. Naiinip na ako sa paghihintay. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakanood ng TV. Manood tayo para maiba naman. Oo nga, tama. Sakto, UFO Ranger na palabas! Isa itong bagong yugto sa kasaysayan ng ating lahi. Sa ilang sanglit lang ay masasaksihan natin ang isang hindi malilimutang pangyayari. Oras na para lumipad. Hangad kong iyong tagumpay. Tunghaya natin! Sa wakas, ang unang hakbang sa pagtungto ng ating lahi sa kalawakan! Ngayon, maikling panahon na lamang. Ang misteryo kung talaga bang may mga nilalang na namumuhay sa planetang Earth ay mabibigyan na rin sa wakas ng kasagutan! Approaching planet Earth! Isang napakalaking syudad at may civilization sa Earth! Sobrang ingay! Hindi kaya-aya ang lugar! Ano naman itong maruming hangin na ito? Ganyan sige, nga! Sugod! Okay, magpapatalo! Yan, ganyan nga! Okay, sugod! Yan, sige! Yan, ganyan! Mo, yan, ganyan! Ayos! Oras na para obserma ng tao sa Earth! Sugod! Yan, sige, kain niyo! Yan, sige! Nakakakilabo. Halo!
Ang mga tao sa Earth, mga bayolente! Ryan! Siguri niyo! Sige, pasapunta to! Hindi ko na kailangan pang manatili sa planetang to. Babalik na ako sa Mars agad upang mabigyan silang lahat ng babala. Sandali lang, ano kaya ito? Hindi ba UFO na laruan ito? Gamitin ba naman ito para makakuha ng mga peking picture? Sa tingin mo ba, malaloko mo ako, ha? Tingnan mo, may UFO! Hey! Nakunan ka! Nagawa natin! Sa wakas na lumay tayo sa pagkuha ng totoong picture ng UFO! Ang galing! Bakit may ganong klaseng nakakagilabot na nila lang, sir? Hindi natin alam. Baka pagdating ng panahon, salakayin nila tayo. Baka hindi talaga ligtas ang panirahan malapit sa Earth. Lumipat na tayo sa planeta malayo sa Earth. Tingnan mo, may grupo ng UFO ang sabay-sabay lumipad. So, wakas, pupunta na rin sila sa Earth. Picture, picture! Makakapag-picture na rin tayo ng totoong UFO. Dito kaya? Dun kaya? San ba ito kaya? Walang dumating. Wala na talaga. Unti-unti nang nawawasak ang syudad sa Mars. Parang nauwi lang din sa wala ang lahat. Oo, mukhang ganun na nga. Maniwala po kayo! Totoo na po talaga to ngayon, Mr. Enban! Ay, nako! Sa tingin ko, niloloko niyo na naman ako eh! Talaga pong nakita namin yan! Hanggang ngayon, gawain pa rin nila yan. Mga tao talaga sa Earth.